Halina't at magbilang, makinig at matuto, kasama si Teacher Vicky. Magandang araw mga bata! Ngayong araw ay may bago tayong pag-aaralan. Ito ay ang asignaturang Mathematics para sa ikalawang baitang. Quarter 3, Week 3 at ito ay Milk-based. Ang paksa natin sa araling ito ay tungkol sa paglalarawan ng pagpaparami at paghahati-hati bilang inverse operations. Ako si Teacher Vicky, ang makakasama mo sa araling ito. Sa nakalipas na taon ay napag-aralan mo na ang pagdaragdag o addition ay kabaliktaran ng pagbabawas o subtraction. Natutuhan mo kung paano gamitin ang pagdaragdag upang maisagawa ang pagbabawas. Sa araling ito, ay matutuhan mo ang paglalarawan ng pagpaparami bilang kabaliktaran ng paghahati. Handa ka na ba? Simulan na natin ang aralin. Tingnan natin ang halimbawa kung paano ipinakita na ang pagdaragdag ay kabaliktaran ng pagpaparami. Basahin natin ang suliranin. Inayos ni Jocelyn ang 24 na pirasong bulaklak sa 4 na beses ng magkakaparehong bilang. Ilang pirasong bulaklak ang laman ng isang vase? Ano ang operation na gagamitin natin dito? Tama, division. At ang division sentence sa suliraning ito ay 24 divided by 4 equals n. Ang 24 dito ay ang tinatawag nating dividend. Ito ay ang kabuuang bilang ng bulaklak. Ang 4 naman ay ang divisor. Ito ay ang bilang ng base na paglalagyan ng bulaklak ni Jocelyn. Ang n naman ay ang quotient. Ito ay ang magiging sagot natin sa division sentence na ito. Kung sa multiplication sentence naman, n times 4 equals 24. Ang n na dapat sagot sa division ay ang multiplicand natin sa multiplication. Ang 4 ay ang multiplier. Ito ang bilang ng base. Ang 24 naman, na kabuuang bilang ng bulaklak ay ang product o sagot sa multiplication sentence. Tingnan ang division sentence at ang multiplication sentence. Ano ang napansin niyo mga bata? Tama, nagkabaliktad. Ang 24 na dividend sa division sentence ay naging product sa multiplication sentence. Ang n naman na quotient sa division sentence ay naging multiplicand sa multiplication sentence. Ito ang tinatawag natin na inverse operations. Ngayon, balikan natin ang suliranin. Ano ang itinatanong dito mga bata? Tama, kung ilang pirasong bulaklak ang laman ng isang vase. Ano kaya ang operation na gagamitin natin dito? Tama, division. Ang division sentence dito ay 24 divided by 4. Ano ang sagot dito mga bata? Ilang bulaklak kaya ang laman ng bawat vase? Tama, 6. 6 na bulaklak ang laman ng bawat vase. Ngayon naman, gawin natin ang inverse operation ng division. Ito ang multiplication. 6 times 4 equals 24. Ngayon mga bata, pag-aralan ang isa pang halimbawa. Tingnan ang division sentence at ang multiplication sentence. Ipinapakita rito na ang pagpaparami ay kabaliktaran ng paghahati. Ang dividend na 40 sa isang division sentence
ay ang sagot o product naman ng isang multiplication sentence. Ang divisor na 5 at ang quotient na 8 ng division sentence ay ang multiplicant at multiplier ng isang multiplication sentence. Ngayon mga bata, para sa inyong pagsasanay, isulat ang angkop na product upang mabuo ang multiplication sentence. Isulat sapat lang ang dalawang kaugnay na division sentences. Gawing gabay ang ibinigay na halimbawa. Halimbawa, ang multiplication sentence ay 3 times 4. Ang product nito ay 12. Ang magiging division sentence dito ay 12 divided by 4 equals 3. Ang isa pang division sentence nito ay 12 divided by 3 equals 4. Sa division sentence ay maaari nating pagbaliktarin ang multiplicant at multiplier ng multiplication sentence. Ngayon mga bata, sagutan niyo ang unang bilang. 10 times 4. Naisulat mo na bang iyong sagot? Narito ang tamang sagot. 10 times 4 equals 40. Ang unang division sentence ay 40 divided by 4 equals 10. Ang isa pang division sentence ay 40 divided by 10 equals 4. Pangalawang bilang, tingnan mga bata ang tamang sagot. 7 times 3 equals 21. Ang unang division sentence ay 21 divided by 7 equals 3. Ang isa pang division sentence ay 21 divided by 3 equals 7. Pangatlong bilang, naisulat mo na bang iyong sagot? Tingnan mo kung ganito rin ba ang sagot mo. 6 times 5 equals 30. Ang division sentence nito ay 30 divided by 6 equals 5. Ang isa pang division sentence ay 30 divided by 5 equals 6. Pang-apat na bilang, naisulat mo na bang iyong sagot? Narito ang tamang sagot. 9 times 2 equals 18. Ang division sentence ay 18 divided by 9 equals 2. Isa pang division sentence ay 18 divided by 2 equals 9. Narito mga bata ang panglimang bilang. Tingnan mo kung ganito rin ba ang sagot mo. 8 times 7 equals 56. Ang division sentence ay 56 divided by 8 equals 7. Ang isa pang division sentence ay 56 divided by 7 equals 8. Tandaan niyo ito mga bata. Ang pagbabawas o subtraction ay inverse operation ng addition, at ang paghahati-hati o division ay inverse operation ng pagpaparami o multiplication. Paalam mga bata, hanggang sa muli! Thank you for watching! See you in our next class!
Paalam mga bata, God bless, keep safe. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, and click the notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong videos ko.